morning mga kabarangay. Dito ako ngayon sa panel ko kasi dito ko na sasagutin po yung mga tanong natin. Sinamahan ko kasi yung mga pagpapakabit ng kuryente na libre. So para sa katanungan kung ano na po ang update ngayon na ano sa barangay natin kasi may isang nag-positive. Kung ano ang magiging protocol ulit. So sabi sa amin ni Kapitan kahapon kasi may meeting kaming lahat na parang babalik ulit tayo sa ECQ sa loob lang ng ating barangay. So hanggang sa ano lang siguro to, hanggang sa matapos lang yung quarantine nung nag-positive, tapos hanggang matapos yung contact tracing siguro nila para yung mga nakasalamuha ay magsaswab test. At tungkol naman sa mga pupuntang bayan o mga going outside sa barangay natin, babalik ulit tayo sa dati. Gaya ng kukuha tayo ng travel pass, kukuha ulit tayo ng quarantine pass. Yung quarantine pass sa isang bahay, isa lang daw ulit ang pwedeng pumunta sa bayan. Basta kahit sino sa kanila, basta isa lang yung pwede, isa na naman yung pwede. Basta kailangan ng quarantine pass. Tapos, basta yun lang po. Basta laging mag face mask, magsuot ng... Well, pagpupunta po tayo sa labas, face shield kailangan na rin. Kasi mandatory naman. Ang update pa, yung mga meetings natin, kunwari yung sa mobile optical, na-cancel dahil nga dun sa nangyari. Sa mga sa school naman, siguro ang magdidesisyon na dyan kung matutuloy yung meeting yung school head nila. Gaya ng parang meeting ngayon, ano ba ngayon, September 1, na-cancel dahil nga po dun sa nangyari kasi kailangan pang mag-contact tracing. Yan lang po. Wala na. So mga kabarangay natin, mag-ingat-ingat lang muna. Huwag muna tayong labas ng labas dahil nga yun nga may nag-positive na isa. Pero sa nag-positive naman, asymptomatic siya, tapos sumunod naman siya sa protocol talaga. Hindi siya naglabas, hindi daw siya naglumabas-labas sa bahay nila nung dumating. Sinintay niya yung 14 days quarantine. So mga kabarangay, ito lang muna yung update ko ngayon. Okay, bye-bye muna. Sa susunod ulit kung anong update. Bye-bye.